as a worshipping idol. Worshipping idol. Idle hand, chapter 1. Chapter 1 bio. Actually, we have been discussing this for some time. Okay. Remember, you already know, sinabi ko na sa inyo, format ng Talmud, the way it was written. Okay? Remember? Hindi na. Dabal na eh. Lagi ang Talmud, palaging merong question, merong answer. Tapos, merong difficulty. Tapos meron siyang contradictions. Contradiction? Tapos pupunta ka ngayon sa resolution. Tapos na? May iba, iba't yung mga midrash, di ba? Hindi, hindi. Iba yun. Iba yung midrash. Yung format mismo, yung pagkagawa niya. Meron siyang pattern niya. Oh, may tanong. Question, answer, explanation. Tapos may question ulit, di ba? Tapos contradiction. Yun, o. Contradiction, pinokontradict mo. Tapos merong difficulty. Merong proof. Nagbigay ka ng difficulty, nagbigay ka ng proof. Pagkataos ng proof, meron siyang conclusion or resolution to the whole thing. So yan ang pinaka-pattern niya ng Talmud. Mapapansin niyo. Okay? Like this one. Okay. Tungkol ito sa Abodasara. So, siyempre, nasa Abodasara tayo. Nasa worshipping idol tayo. Iba-iba ang ginagamit na topic para tumama doon sa worshipping idol. Yung mga idolaters nag-worship ng idol, they will perish from the sun in the world to come. Alam mo ba? They will perish. Okay? Statement. That's a statement. That's one of the format ng Talmud. Statement. Nag-state siya yung Gemara. That all the idolaters of Abu Sara will perish from the sun in the world to come. Sun. Bakit sun? Bakit ginamit nila ang sun? In accordance with this statement of Rav Shimon ben Lakish, iba yung Reish Lakish, ha? Kapatid ito. Rav Shimon ben Lakish said, there is no actual Gihino in the future to come. Sabi niya. Paano yun? Ha? There is no actual in the future to come. Actual Gihino. This does not refer to the period after one's death. Reish Lakish certainly agrees that the wicked will descend to Gihino upon their death. But rather, it refers to the world that will exist
after the resurrection of the dead. Ayun, tapos na yan, ha? Resurrection of the dead? No. There is a world after the resurrection of the dead. Okay? The truly wicked will arise at the time to suffer continued retribution. Continuous? Continued retribution. Yes. The wicked will suffer at that time during the Visayanic or world to come. Alam ko ba? The wicked will suffer continued retribution. Why? Ano yung sabi ng truly wicked? Truly wicked. Parang ake yung binigyan ka na ng multiple na reincarnation, hindi mo pa rin tinanggap ang tura. Wala pa rin. Talagang wicked ka talaga. Wicked talaga. Yeah. Ibig sabihin ng truly wicked, wala nang change yan, wala nang pagbabago. Permanent yan. Ha? Ha? Oh, binigyan na siya ng ano eh. Mga mamatay tao. Permanent yan eh. Ginawa niya ng permanent yan. Gusto niya naman eh. Ayaw niya magbago. Ugali. Pumatay. No? Magnakaw. Magloko. Magdaya. Binigyan na siya ng reincarnation nga eh. Ha? Bakit kaya na yan? Eh, matigas ang ulo. Ha? So, isis na yan eh. Anong tanong? Bakit kaya na pinili niya ng ulo? Bakit ano? Bakit pinili niya gano'n? Tinatanong mo yung sarili mong free will? Kini-question mo yung sarili mong free will? Free will nila eh. Tapos i-question mo yung sarili mong free will? Ba't ganyan ka? You do not question your own free will because that is given by God as himself. Free will. You have free will. You can do whatever you want with your free will. No one, but no one will ever interfere. Even God himself with your free will. O, kasi mag-violate mo yung kanyang binigay. Gusto mo? Gusto mo bumuti, din bumuti ka. Masama. Free will yun, free will. Ang free will, I also called divine will. Ano mo yun? Hindi mo naisip nyo, ano? Oo nga, ano? Divine will din yun. Tayo lang ang gumawa, pero tayo lang kung ano yung piliin mo, yun ang will, will ni Hashem sa'yo. Yun ang ginawa mo. Siyempre, kung anong buting ginawa mo, babayaran ka. Reward. Oo yung nga, sana, no? Automatic, ano? Ka. Reward, punishment. So, gaya nito, the truly wicked will arise at the time to suffer continued retribution from their sin. However, their punishment will no longer meted out in the wala na. Yung kasi ang purpose ng gihinom, actually, yung mga pumapasok sa gihinom, alam nyo ba? Lahat yung may pag-aasang Umangat, maalis. Sa next level. Ang hinom ay sinusunog ang kalawang mo eh. Ang dugo mo. Siyempre habang sinusunog ka, matatanggal yung kalawang mo. Di, magkikipurify ka. So, kaalis ka. Eh dito. Permanent na ito. Yun ang lowest level, aking. Wala na nga, kaya nga sinabi no, there is no actual hinom for the wicked. Permanent. There is no actual gihinom. Kasi gihinom, may pag-asa ka pa eh. May pag-asa ka. Tagihinom lahat. Nililinis ka rin eh. Dito wala na. Permanent. Araw. Parang ano yun? Decree. Yeah. Mga decree na. Na tayong pumili. Siyempre. Kaya nga eh. Free will. Wala na. Oh, dahil wala nga pakialam si Hashem eh, diba? Wala. Eh, pinili mo eh. Tinawag lang siya divine will kasi gift yun eh. Diba? Gift.
Yung free will is gift. Kung anong piliin mo. No longer be meted out, hindi na gagamitin para sa'yo yung giinom. Hindi na. Hindi ka na dadaan doon. Useless na eh. Bakit? Kaya hindi ka na magbabago eh. Wala. Hindi na mag-change. Nasabihin, sayang lang ang pwede ko sa'yo. Wala mangyayari. So, kahit hindi nabigyan ng giinom, ayun na rin eh. Ayun na nangyayari sa buhay niya. Truly wicked, yet unturned. Yung permanent wicked talaga. Kaya sinabi truly wicked. Wala nang pagbabago. Wala, ayaw nang baguhin ang sarili. That's it. Truly wicked. Permanent na yun. So, hindi na siya kailangan doon sa ginom. Dito na sa lupa, ang dambanat sa kanya, araw. Araw. Hanggang nyo ha. They will be burned by the heat of the sun. Ngayon pa lang, nararamdaman nyo na, umiinit na umiinit. Mainit ka. Nag-uumpisa na. Okay? As the Gemara goes on to say, ha? Okay? So what happened? The punishment to the wicked will be meted out like this. The Holy One, blessed is He, Akadosh Baruch Hu, will take the sun out of its sheath. Nako. Alam niyo ba yung sheath? Mayroon po ba din siya? Yung parang lalagyan ng espada yun, di ba? Ha? Yung parang lalagyan ng espada, oh, yun ang sheet, oh, di ba? Ang araw, may ganun. Sa ngayon, meron. Pero kung ano pa man, pag tinignan mo siya yung araw, tinignan mo siya sa umaga, meron siyang tumatakip na ano eh, na gray. Hindi talaga siya ano. May hindi siya full power. Oo. May kumbaga ano, meron pa siyang ano. Yun ang sheet. Ngayon, aalisin niya siya yun. May filter, kumbaga. Filter yun eh. Aalisin yung filter. So, parang isa naman masunog ka na. Patay kang bata. Masunog. Masusunog ka talaga. Oo, kasi million degrees daw yun eh. Kasi sinabi rito, kaya may kumakawin siya. Pag tinanggal yung sheet na yun, it will allow to blaze for at full strength. Wow. Full strength. Wow, ano yung full strength? What is that full strength? Million degrees yun, Aki. Full strength. Kasi wala nang sheet, wala nang filter eh. Maximum power. Maximum tolerance. Hindi, maximum power nga eh. Kasi consistent ito sa Isaiah 30:26. Ang sabi daw, and the light of the moon shall be like the light of the sun. Pati moon. The light of the moon will be the light of the sun. Patay kang ba. And the light of the sun shall be 49 times brighter. Wow, grabe. Than the sun. Ang moon mas brighter. The sun. Ang sun. The light of the sun shall be 49 times brighter than. Brighter than the light of the 7 days. Grabe. Yung araw na yun, 7 days na yun, 49 times. Ay, who can stand? Walang sinabi yung ginom. Oo. Oh. Wow. Wala makakastand dyan. Wala, nasunog-sunog na yan. Ito. So, pag nangyari yun, the wicked people will be judged by the intensity of the sunlight. They will be judged by the intensity of the sunlight. Naman yan. While the righteous, kunyari magkatabi sila. Okay? Ito yung wicked, full blast yung kanyang heat. Talagang
Tunaw siya, tunaw. 49 times brighter yung init nun. Di ba? Pero yung katabi niya, righteous, will be healed by him. Wow, parang nagsasunbathing. Parang radiation chemotherapy. Parang sunbathing lang, ano? Magagamot siya. So, yung righteous, gagaling siya. Kung may sakit man siya, whatever. Wow. Radiation. Parang ano lang. Parang ano eh. Radiation. Yung gano'n ang radiation. Oo. Dinidisinfect. Magkatabi sila, nagsasuffer yung wicked sa inyo. Pero yung katabi, pareho may init. Pero may init, pareho may init. Hindi mo sa iba. O, gumagaling siya. Isa, nasusunog. So the Gemara shows that the wicked will be judged by it and then demonstrates that the righteous will be healed by it. So the wicked people will be judged. By the unsheathed son. Son. Yung wicked. No? Unsheathed. Walang filter, walang covering. Kasi nakasulat din ito. Saan? Malachi 3:19. Sabi doon, behold the day comes burning like an oven. Nako. Nakasulat ito. Behold the day comes burning like an oven, and all the wicked people and all the evildoers will be like straw. Ano yung straw? Yung tuyunda mo. And all the wicked people will be like it, straw, and that coming day will burn them up, says Hashem, Master of Legions, so that it will not leave them a root or branches. Walang root, walang ugat, tatanggalin ang ugat nun, at saka yung mga sanga, kung meron man. The Gemara explained the final phrase. There will remain not a root, walang root matitira of them in this world. Not even a branch of them in Olam Haba. In Olam Haba, both the body and the soul of the righteous will be rewarded. Wow. Both the body and the soul. The Gemara states that the wicked will receive neither this worldly pleasure, meaning physical reward for their bodies, nor any other worldly pleasure for their soul. So the Gemara now demonstrate the righteous will be healed by the Son. Paano yun? Healed by the Son. The righteous will be healed by the Son, for it is written, nakasulat, in the very next verse, and it shall shine for you, those who fear my name, a sun of righteousness, araw, with healing in its rays. Healing in its rays. Now remember, you don't think only of one place here, huh? Philippines only? Worldwide dyan. Only? What? Worldwide dyan, okay? Buong mundo. Bakit? Ang araw ba rito? Iba yung araw doon? Ha? Ang araw sa Davao, iba ba ang araw sa Pangasinan? Pareho. Ha? Magkaiba ba? What do you think? Pareho lang. Ha? Pareho lang. Pareho lang. Kahit saan sa ano. Siyempre. Degree, oo. So, mag-iba pa ba ang araw? Iba naman ang araw.
May iba lang ng elevation, okay. Isa lang yun. Ano man ang araw dito, ganun din ang araw dito sa Greenland, Iceland, or Alaska, whatever, ang America yun. O diba, no, no? Sabi ko, no, ano, mayroong slide program mo, kita mo din, no? Dito, or kahit saan kita. China, whatever, isa lang yun. Galing, no? But Iceland is continuous. And not only will be the righteous be healed by the sun, but furthermore, they will be light in unseated sun. Grabe. Katabi mo yung wicked. Nagdudusan. Namimilitin sa ito. Ang init. Karoon na ganun siguro. Yung isa naman katabi. Hindi na pa. Sige pa. Asama. Sige pa. Ang sarap po, magaling ako. Ganun, ganun ang mangyayari. Okay? They will delight in the unseated sun. As it's written also, nakasulat, and you, those who fear my name, will go out and flourish like herbs, patent in the stone. Pinataba doon sa stone. Bigyan mo na sites, third explanation, you have made man like fish, pieces of the sea, like creeping things without a ruler. You have made man like pieces of the sea, like creeping things without a ruler. Ano yung sabihin nun? Ha? Walang ruler, malaya. Well, did you get any idea of that? You have made man. Ginawa mo ang tao parang isda. Malayang malaya. Ha? Parang sa dagat. Parang siyang creeping, ano sa galang yung creeping? Umagapang. Parang dalang, ha? Dalang nilagay mo sa lupa. Ang tao mo. Creeping yung sa English, eh. Umagapang sa galang. Hindi nyo alam? Umagapang. Di ba dalang ang creeping? Gapang. Basta nasa lupa, creep. Parang halaman, yung may halaman mo, gapang. Yeah, sige. Creeping things without a ruler. Ano sabihin mo without a ruler? Walang ano? Walang nagmamando sa kanya. Walang nagpapalit. Ha? Wala nagmamando, walang boss. No, wala siyang boss, wala siyang sinusunod. Just as it is the way of the fish of the sea, nagdadagat yan, malaya. Any fish, kahit anong isda, that is larger, malaki sa kanyang katabi. Mas malaki siya sa katabi niya. Pista. Pag siya malaki, maliit ka katabi, kakainin niyo. Kakainin. Anong sabihin niyo sa tao? May instinct ka, no? Ha? Di ba may instinct ka ng tao kapag malaki, kinakain yung mga maliliit? Kinakayanan. Oo. Kayang-kayanan, binubuli. Diba? Mahirap ka lang, ha? Kasi laki-laki niya, eh. Diba? Binubuli niya. So also with human beings, were it not for the fear of authorities, kung hindi siya natakot, kung natakot siya sa authorities, magkakainan sila. Whichever person is greater or more powerful than his fellow, would lalamunin. Ilulunukin niya. And this concept is expressed by that statement which we have learned on the Mishnah. Rav Kanina, the deputy of Kohanim, says, one should pray for the welfare of the government. Nakita nyo, ha? You should pray for the welfare of the government. Eh, paano yan kung kurap ang government? Ha? Are you going to pray?
Magpe-pray pa rin, Aki. Pray pa rin. Lord. Para wag masyadong ano, garapan. Pero isipin mo na lang kung walang prayer, ano mo mangyayari? Ay, mas masama ang mangyayari. Wala nang, ang mga tao hindi naman tatakot sa gobyerno. There will be no good fear. Kailangan, kaya nga nagdadasal para magkaroon ng fear ang mga tao sa gobyerno. Pinag-pray ang gobyerno. Pero dito wala nang dadasal ang gobyerno. Sino ba dadasal sa gobyerno? Christians. Ano? Christian. Christians. Ano sinasabi? Yung mga kanya-kanyang prayer namin nung araw. Leaders. Hindi, ano nga sinasabi? Nakalagay sa Timothy kasi. Nang presidente kings. Ay gagabayan yung presidente ng Panginoon. Yung lahat, mga senador, congressman. Sa atin? Saan? For the informers, for slanderers. Let there be no all the wicked perish. Hindi ko, kasi po. Upon the pious, upon the elders, brothers. Hindi ito mention. Yung sa government, na prayer natin dito, the exaltation of the Almighty is in their throat. And the double-edged sword is in their throat. Ah, oo, tama. Double-edged. Oh, may mga, ano sila eh, weapon sila eh. Yes. Mga sundalo, mga police. Yeah. To execute. The nobles and the kings. Good year now. Okay? Kompleto talaga yun. Explanation mo na double-edged. Kalimutan na? Kalimutan ko eh. Written, oral, and... Ayun. Oral and written. Double-edged sword. Oo nga, oo. Sa atin iba eh, no? Sa atin iba eh. Sa amin iba eh. Ano? Pati nagtuturo, hindi na tama sa tinuturo, pati nagtuturo may tama. Tinatamaan din. Dalawang, kung sinatinuturo mo, tinatamaan ka rin. Tinuturo mo, tinatamaan ka rin. Kayo, magsisi kayo, ikaw rin. Kaya nga, sama na ugali nyo, ikaw rin. Pastor mo, pakanaan nyo. Hindi talaga yung turo yan. Yung pala, ganun siya. Kaya malayo. Puro invento nga eh. Puro gaya-gaya. Eh kasi nga wala akong ano eh. Wala ka kaming talmuds eh. So now, the Gemara will discuss wawa talaga mga iglesia. Idolaters naman. Idolaters. Iba pa yung wicked ah. Ito, idolaters. Judgment. Rab kanina Bar Papa contrasted the verses. On the one hand, it is written. Dalawang hand ito. Okay? Isa ginagamit dalawang ano yan. Dalawang verses eh. Para pasok-pasok talaga. We do not find the Almighty to be overbearing in His strength. Kaya, we do not find the Almighty to be overbearing in His strength. But on the other hand, it is written, great is our Hashem and abundant on his strength. Great is our Lord and abundant in strength. And it's like, while it's written, your right hand Hashem is glorified with strength. The latter two verses indicates that Hashem's power is openly manifest, while the first verse states that we do not observe His full might. Full might. Bakit? Bakit hindi mo na-observe ang full might? Yes, sir. Because hindi kakayanin ng tao. Ang full might niya is for the whole world, not for individual. Hindi mo pagka yung ginamit niya nga, ginamit mo sa pita. Hindi makakaya. Hindi na mag-exist forever. Ganun yun. So, the Gemara answers, this is not a difficulty. Okay? Tapos na tayo difficulty. Binigay yung difficulty. Kaya nga, hirap mo na. Sabi nila, explain mo ha. Sabi ng Gemara, hindi ito difficulty. Here in the former verse, we are dealing with time of judgment. Time of judgment. Meaning,
when Hashem is judging Israel, okay? Anong sabihin nung when Hashem is judging Israel? Ano? Normally, a verse is stated in Torah will be cited prior to one stated in writing. You can well cite the verse from Psalms. Great is our Hashem and abundant in strength. First, because it would seem to present an explicit contradiction to the verses